Huwag kang mag-alala, Lib. Magkaka-ayos rin kayo ni Abby. Marami pa namang ibang pagkakataon eh. Hindi lang naman dahil dun eh. Oh, may... iba ka pa bang problema? Parte pa ba lahat ito ng plano mo? Yung alin? Pagiging masaya kasama sina Juliana at Abby. Lib. Habang kumakain kayo kanina, alam mo ba kung ano nararamdaman ko? Nalulungkot ako na nasasaktan, Victor. Laging sinasabi ni Abby kung kaano mo minahal si Juliana naman. Kung gaano kayo kasaya noon. Kung hindi dahil sa akin, baka nagkabalikan pa kayo. Sorry. Painom kami ni Emilio. Hindi ko na malayan yung oras eh. Maayos na kayo? Sino-sino kayo dun? Bakit? May pabango ka ng babae. Wala naman ako naamoy. Alam mong hindi mangyayari yan. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Ang hirap pala na parang parati kang pangalawa. Pangalawang ina. Pangalawang asawa. Lib. Ano bang pwede kong gawin para hindi mo na maramdaman yan? Gusto ko ng assurance, Victor. Na wala akong dapat ikatakot. Na lahat ng to, parte lang ng plano mo. At parte to lahat ng plano ko. Kinakailangan kong makuha yung loob ni Juliana para malaman ko lahat ng plano niya. Lib, yun lang yun. Ha? Wala nang iba. Juliana, I was thinking. Bakit hindi tayo magbakasyon tayong tatlo nila Abby sa family? Saan naman tayo pupunta? Ay, saan niyo gusto? Caribbean, Europe. Naisip ko kasi naging mainit din ulo ko since lumabas si Victor. Gusto kong bumawi sa inyo. Pwede ka namang bumawi sa amin sa ibang paraan eh. Ano ba gusto niya? Simple lang. Kahit nga pumunta lang tayong pamilya sa park, o di kaya kumain tayo sa labas. Park? Alam ko na, mag-boodle fight na lang tayo. Boodle fight? Yung sa dahon? O asel, ayoko magkamay. Pwede na makitang turuan eh. Pareserve lang tayo ng restaurant. Matulog na tayo. Alex, yung kasi sana yung gusto ni Abby. Drop it! Drop it! Juliana! Bakit ba gustong-gusto mong gawin yan? Ha? Paano nangyari yun? Akala ko ba kinuusap mo na yung kalaban na magpapatalo siya? Mali namang usapan namin. Baka napuruan ka lang niya na hindi sinasadya. Napanood mo ba yung laban? Mukha bang yun yung magpapatalo? Eh mukhang hindi siya magpapahuli ng buhay. Hindi babasagin yung pangako para matsambahan ako ng ganun. Wala siya makukuha sa akin yung segundo din. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi tupad sa usapan namin. Tayo lang dalawa na nakakaalam nito.
Hindi ako pwede matalo, lalo na hawak ako ni Victor ngayon. Lalaki ulo nun. Bakit wala kang diwala sa sarili mo? Meron. Pero may hinala ako. Napapahiyain ako nung gagong yun. Pamanmanan mo yan si Norman, ha? Bakit? Dahil alam ko na siya lang nakakaalam ng pag-uusap natin. Malakas ang kutob ko na siya yung anay. Anong nagawa mo rito? Baka makita ka ni Juliana. Babe, don't worry. Sinigurado kong wala sila dito bago ako pumuslit. Bakit di mo na lang ako chinat? Papama ko sa ginagawa mo eh. Parang di ka nag-iisip. Okay ka lang ba? Kamusta pakiramdam mo? Bakit ka ba nag-aalala? Hindi naman tayo. Ano to? Sino siya? Health insurance agent. Health insurance agent? Mm-hmm. May medical insurance na yung asawa ko. Hindi niya na kailangan yan. Yun nga rin ang sabi niya, sir. Sige, yes na ako. Parang nakita ko na yung babaeng yun. Ah, nagtatrabaho kay Emilio. Marakit bilang insurance agent. Isa rin yan sa mga chicks ni Ricky. Abby, kinalola ka na muna matutulog, ha? Kailangan lang nakasama ng Tito Alex mo dito. Okay po, Mami. Halika na, ihatid ko na kayo. Ay, ate, wag na. Alam ko marami ka pang gagawin at bibili ka pa ng gamot. Ako na bahala kay Abby. Tutalan dyan na naman yung taxi na binuko kanina. Salamat, Kate, ha. Uuwi din kasi ako ng bahay ngayon, eh. Kunin ko pa yung mga kailangan ni Alex. Basta i-text ninyo ako kapag nakauwi na kayo, ha? Te-text kita. Sige. Bye-bye, baby. Bye-bye po, Mami. Mag-ingat ka. Ingat din kayo. Ingat ka. Ingat ka, Abby. Sige ka. Kate, mag-text ka, ha? Oo, mag-text ako. Bye-bye, ate. Ingat ka. Matagal na ako may kutob. Pero hindi ko lang ito pinapansin. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Alex to. Pagkatapos sa lahat na pinagdaanan namin, takot-tang ako. Galit na galit ako sa ginawa niya ngayon, pero mas galit ako sa sarili ko. Karapatan pa ba ako magalit? Ngayong pagbigyan, ako'y nagkamali. Ngayon, alam ko na yung pakiramdam kung paano yung maloko. Siguro karma ko na rin to. Alam kong ako'y nangakong di na mahuwi. Sa lahat ba naman ang pwedeng makaalam nito?
ako'y nagkamali sa'yo. Ikaw pa talaga yung nakausap ko ngayon. Patawarin mo, ako ba'y umiyayakapin? Nakaraan'y kayang limutin. Siguro, sinadya talaga ng tadhana na mangyari ito. Para ipamukha sa akin yung ginawa ko sa'yo. Para matuto ka. Kapag lalayana, nandito lang ako. Pag-ibig sa akin, di kayang mag-isa. Gustong kasama kita, sa'yo lang ang pag-ibig ko. Alam ko, mahirap paniwalaan, pero hindi ko gugustuhin na mangyari kahit kanino yung pinagdaanan ko. Kahit pa sa mortal kong kaaway. At lalong-lalo na sa'yo. Dahil nanay ka ng anak natin. Ano nang plano mo ngayon? Lian, kung may kailangan ka kahit na ano, sabihin mo lang sa akin. Alam mo, ang totoo, hindi ko alam kung ano gagawin ko ngayon. Naguguluhan na ako, nagagalit ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Liana, kilala natin pareho si Alex. At malulusutan niya ang lahat ng gusot. Hindi niya dapat malaman kung anong alam mo. Kung nagawa niyang itago sa'yo yung panluloko niya sa'yo, ibig sabihin may hindi ka pang nalalaman sa kanya. Gaano mo ba kakilala yung asawa mo? Huwag ka na kayang lumaban. Baka sa susunod, hindi lang yan ang abutin mo. Anong klaseng boxer ako kung magkukwit ako sa isang talo lang? Mabawi ako, hindi dito nang tatapos ang karir ko. Ano bang gusto mong tapusin? Ang buhay mo? Buhay ko to. Na ako ang nagkokontrol buong buhay ko. Ikaw ang nagmamando. Ano naging resulta? Asan si Julian at si Abby? Sige, Abby. Laki naman ang pilar muna. Si Juliana ang umuwi sa bahay para kumuha ng mga gamit mo. Naku! Sana pala sumama na lang ako sa kanila. Baka... Baka ano? Ano? Naalala mo ba si Feli? Dati yung kasambahay ni Sylvia, pumunta sa bahay. Ano daw kailangan? Gusto pumasok bilang kasambahay ulit. O ano sinabi mo? Pinagtabulan ko. Nandiyan nung araw nung mamatay si Sylvia, nakita niya na dumating ako, nag-usap kami. Hindi ko na alam kung anong alam niya, o may alam ba siya, kung may nakita ba siya. Nakita kami ni Juliana magkausap. Nagawa ni Alex na itago sa'yo na may babae siya. At yung paniniwala mong mahal ka niya yung bumulag sa'yo. Ibig sabihin, Liana, may iba pa siyang tinatago.
Pag-uusapan na naman natin yung tungkol sa pagkamatay ni Sylvia. Aminin mo sa akin, Liana. Sa tingin mo ba may posibleng ginawa si Alex? Nung gabing namatay si Sylvia, hinatid mo ko dito sa bahay. Ang sabi mo, pupuntahan mo siya. Galit na galit ka rin nun. Totoo bang hindi kayo nagkita nun? Pinaghihinalaan mo ba ako? Gusto ko lang malaman na totoo, Alex. Totoo! Totoo! Alam ko yung ginagawa mo. Binabaliktad mo ako porkit may kasalanan ka. Inuukat mo yung nakaraan! Hindi ka ba natatakot sa posibleng niyang kayang gawin? Pero walang ebidensya ang pwede magturo kay Alex. Matagal na po ako kasang bahay ni Ma'am Sylvia hanggang sa nawala po siya. Ibig sabihin... Ano ba, Iha? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ang sinabi ko sa'yo, hindi na nila kailangan kasang bahay. At may pera ka na, makakaalis ka na, di ba? Pero... Ano? Parang may alam yung dati nilang kasang bahay. Nagpunta siya sa bahay. Gusto niyang mabasukan ulit sa amin. Nakausap pa siya ni Alex. Hindi si Alex yung kausap niya. Si Mama. Pero nakita ko, kinakabahan si Mama habang nag-uusap sila. May paraan ka pa para makontak yung dating lang kasambahay? Ako ba ang siyang nagkulang?